Good morning! Tayo po ay gagawa ng gulaman para po sa flavor ng ating ice candy. Ang kailangan lang natin ay isang sachet ng gulaman, baso, kahit anong baso, at tayo maglalagay ng tubig dito para sa isang sachet, dalawang baso. Pero kung dalawang sachet ito, minsan ginagawa ko ay limang baso. Ayan, dalawang baso. Tapos, tutunawin na natin yung ating powder. Pero nakalagay dito 2.5 na baso. Pero ako dalawa lang para medyo matigas. Ang kulay nga pala nito ay kulay puti. Ang gagawin ko ay coffee jelly na gulaman. Lalagyan ko siya ng black coffee. Mga dalawang ganito. Let us continue. Ayan, natunaw ko na yung puting gulaman. Maglalagay ako ng dalawang ganito na kapeng tin. Kasi coffee jelly ang ating flavor. Maglalasang kape na yan mamaya kapag ginalo na natin sa mixture natin. Ayan, isasalang ko na siya sa apoy hanggang sa medyo kumulo-kulo na, at dito ko na rin siya papatigasin. Mamaya hiwain ko, tapos gagad-gadin ko siya. Ayan, okay, hanggang dito muna. Okay, ngayon naman ay gagawa tayo ng mixture ng cornstarch. Maglalagay po tayo ng 3 basong tubig. Tutunawin natin dyan ng 1 cup na cornstarch or 5 pisong cornstarch. Pwede namang bumili ng 35 pesos na cornstarch. Ito nga pala yung stock ko ng cornstarch. Ayan, tapakal lang ako ng 1 takal. Minsan inaapaw ko ng kaunti para medyo malapot. Ito po pala yung para sa mixture ng cornstarch. Bali, naka-video to kanina kaso di pala na-save. Nag-stop agad. Bali, naglagay ako niyan ng 3 basong tubig. Tapos, 1 ganito. Ano to? Cup ng bigas. Pwedeng puno, flat, or medyo apaw lang. Depende sa inyo kung gano'ng karami gusto nyo gawin. Pero kung binibili sa tindahan, pwede na yung tag-limang piso na cornstarch. Bili-bili ko kasi ay minsan kalahating kilo, minsan 1 kilo. Kasi noon, araw-araw ako gumagawa. Pero ngayon, hindi na. Every 3 days yata o 4 days. Basta pag ubos na, saka lang ako gagawa. Tapos, mamaya isasalang ko yung sa apoy. Ito yung ingredients ko, condensada, kalahating kilong asukal na puti. Mamaya, pag ito naluto na, malapot na yan, dadagdagan ko yan ng 6 na basong tubig, bali, 9 na basong tubig ang nasa kaserola. Tapos, ihalo ko to. Ito naman yung sa cornstarch. Bali, isasalang mo yung cornstarch natin yung plum sa tubig, 3 baso. Tapos haluin mo lang siya hanggang sa lumapot. Bawal iwanan kasi mamumuo siya. Ayan. Pwede rin panghalo dito, sandok. Pero minsan kasi may namumuo, ginaganto ko siya para pino. Ayan. Pino siya. Ayan. Bali, hinango ko na yung cornstarch. Ngayon, haluan na natin siya ng 6 na baso. Diba, sabi natin kanina,
siyam na baso ang total niyan. Tatlo sa cornstarch, tapos anim na lang sa pinakakabuan niya. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Okay. Tapos, haluin natin ito. Ihalo lang natin yung asukal. Tapos, yung gatas. Yung kaserola, kung yung pinaglulutuan nyo, nabawa na yung sabaw, sopas, ulam na yung sabaw. Yan. Okay. Bali, ito na yung pinatigas kong gulaman, coffee flavor. Tapos ngayon is gagagalin ko na siya. Ayan, nagugas ako ng kamay. O, pwede rin naman kayong gumamit ng plastic para pag ginagad nyo ito mas malinis. Pero nagugas ako ng kamay. Minsan, gagagalin ko muna siya sa lagayan. May time na pag nagmamadali, diretso na lang dito. Ayan o. Depende sa'yo kung anong gusto mong style. Pero ako, minsan diretso talaga. Ayan, ganyan ko lang siya ginagawa. Minsan, hindi ko nilalahat yung isang luto kung gulaman. Nagtitira ako ng konti para meron kaming panjuice. Kukuha lang ako ng konting gatas dito sa mixture. Wala, naging ko nasarap. May juice na kami. Ayan. Mas masarap yung ano, yung medyo matigas na gulaman. Hello! At ito na nga. Tapos na akong maggadgad. Yan. Ito na yung final mixture. Ayan. Hindi ko na siya tinikman kasi alam ko naman na matamis siya. Kalahating asukal sa siyam na baso ng tubig. May cornstarch, gatas, at asukal. Ayan. Ito yung gamit kong baso, takalan, sa height niya. Meron akong, ang tawag dito, chopstick. Para dun sa gulaman, pagka hindi bumaba sa plastic. Ayan, 2x10 na plastic. Ayan, tapos meron akong imbudo. Tapos tatakalin ko lang. Ayan. Ano lang, sa height lang ng baso. Ayan. Pag ganyan na, bowl mo na lang. 5 pesos na yan dito, mabenta siya. Mataba naman siya pagka tumigas na ito eh. Ganyan na siya. Balansin mo na lang yung ano, yung sa gulaman. Kasi may time marami kang masasandok. Huwag mo na lang ilagay lahat. Ayan. Balikan ko na lang mamaya pagtapos na ng tapos na lahat. At eto na nga po, pagkatapos kong gawin lahat ng ice candy, iyan na po ang resulta. Nakagawa ako ng 40 pieces only kasi bumawas ako ng pang-juice namin mamayang gabi. Yan. Pero sa ano niyan, pagkad ako babawas, minsan 43 hanggang 45. Iba-iba din kasi yung ano eh, yung bilang. Depende sa pagtatakal mo eh.